Magandang araw po sa atin lahat. Ito po yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. By the way, salamat po sa pag-subscribe po sa Facebook page po natin, sa facebook.com/marktolentinolaw, and sa YouTube page po natin, sa youtube.com/marktolentinolaw. Please, pakisabi na lang po sa mga kaibigan natin, mga kakilala, to please keep on sharing, subscribing, and liking all my videos para naman this is for your information about sa batas po ng Pilipinas. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na birth certificate. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na birth certificate. Ano po yung importante? Kailan ba dapat yan ipa-registered? And kailan ba yan dapat matawag na late na yung pag-registered ng iyong birth certificate? Sabi ng batas, kailangan yung birth certificate ng bata i-registered yan 30 days from the birth of the child. So within 30 days from the birth of the child, kailangan na yan i-registered. Otherwise, late na yon. For example, pinanganak yung bata May 1, kailangan i-register yan pinakamatagal May 1 up to May 30 or 31. Kasi pag more than 30 days na, late na yan. And mas maraming procedure with respect to late registration. Saan ba dapat yan ipa-registered ang birth certificate? Kailangan i-register yung birth certificate sa local civil registry of the place of birth of the child. Like for example, kung yung bata pinanganak sa Manila, dapat i-registered yan sa Manila. Kung pinanganak doon sa Pasay, dapat i-registered yan sa Pasay. So yun ang purpose. And the responsibility of the registration of the birth of the child, kay doktor yan. Si doktor, si nurse, si midwife, sila dapat ang magpa-register yan through the hospital administrator. That is why yung mga bagong nanganak na mga nanay, tatay, bibigyan yan ng certificate of live birth form. Yan, kailangan mong ilagay yung pangalan ng bata, pangalan ni nanay, pangalan ni tatay. But don't forget, kailangan consistent yan. When say consistent, kung anong nakalagay sa birth certificate ni nanay at sa kanit tatay, dapat yun din ang pangalan ng bata. O yun din ang pangalan ni tatay at nanay sa birth certificate ng bata. Same also, kung ano yung pangalan ni tatay at nanay sa marriage contract nila, yun din ang nakalagay na pangalan ni tatay at nanay sa birth certificate ng bata. Kailangan careful po tayo niyan kasi yung birth certificate ng bata, dadalhin niya yan sa buong buhay niya. So, kailangan yung mga wrong spelling, kailangan basahin talaga yung mga mali yung mga date, mali yung month, kailangan talaga yun, or in fact, mali yung gender, male ba yun or female, kailangan you need to review lahat po na yan. Kasi po, kung hindi mo na review na registered na yan, mali-mali yung nakalagay doon, so kailangan pa yan ipa-correct mo yan, dadaan pa yan sa korte, or ngayon, mas maganda, dadaan doon sa administrative proceeding sa local civil registry kung saan pinanganak ang bata. So it will take time, you need to spend money for that. That's why bago mo i-register, kailangan i-review mo na para at least maiwasan yung pagkakamali mo or yung mga wrong spelling, mga typographical errors. Paano naman kung pagkuha mo ng birth certificate mo, wala kang birth certificate? Kasi posible hindi ka na-registered. Possible na na-registered ka sa local civil registry but hindi na-forward sa NSO, or kung na-forward man sa NSO, hindi pa na-encode sa computer system ng NSO. So, anong gagawin mo? So, unang gagawin mo, kailangan kang kumuha ng endorsement of the local civil registry kung saan ka pinanganak. Pagkatapos kung nakuha mo na yung endorsement, i-registered mo naman yan doon sa NSO para at least malaman natin kung na-forward na ba talaga sa NSO yung birth certificate mo. By the way, because of the latest system natin ngayon sa NSO, pwede ka kumuha ng birth certificate mo through online. Magbayad ka din through online, then i-deliver sa bahay mo yung birth certificate mo. Or,
pwede ka din pupunta sa mga pinakamalapit na NSO office sa buong Pilipinas. Ito po yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Kung palagi po kayo mag-subscribe po sa Facebook page po natin, sa YouTube page po natin. I repeat, youtube.com/MarkTolentinoLaw and sa Facebook page po natin, facebook.com/MarkTolentinoLaw. Pwede din po kayo tumawag within Metro Manila. Call me and for free legal advice sa 209-6203. I repeat po, 209-6203 or mobile number natin. Pwede kayo mag-text or mag-viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Thank you po.